gas po. Ito ha. Nagpira. 65. Duha ka po. Yan, yan. Ay! 55 ito sa? 65. Ah, 65. 1 pera. Yan yung duha ka litro. Sobrang dami na lubak, tapos ang ipot ng kalsada. Nay, kalain mo, nahuli tayo ng kwarta dun. Hindi mo akalain na ganito ka worse yung kalsada. Oh. Grabe. Magandang gabi po. Ay, madaling araw. Umaga na pala. Tsaka pala sa Linari. Sorry. Good morning. Good morning, Samar. Ayan, tingnan nyo yung mga kabahayan dun. Ang ganda. Yun, may maliit na bahay dun. Ayan. Ang sarap naman ng umaga dito. Lalo siguro pag nagawa tong kalsada na to. Okay naman to. Tatag naman to si ano. Ayan ang tsura nung dala ko. Tapos may payong ako dun sa gilid. Medyo natatawa sila. Yun oh. Meron akong Tinkerbell. Nag-iiba-iba kulay nyan. Pahinga muna. Wala, hindi ko nagamit yung kapihan ko. Yung automatic, yung 12 volts. Hindi umubra. Eh, mga dala akong gamit. Ito, punong-puno ng ano yan. Ng baong ko. Pero anong nagagalaw ko pa rin pa lang. Napaka, yung ilang piraso pa lang. Kaganda naman ang morning dito sa lugar na to. Oh, diba? Sa amin, hindi ganito ka-presko. Kahit ganito ka-morning. Yung bang Cagnipa Bridge. Okay, our next destination is Tacloban City. Tuloy-tuloy lang ang rides natin, mga ka-Benzo TV. Papunta naman tayo ng Liloan Port para sumakay ng barko patawid naman ng Mindanao. So, alam nyo, sa totoo lang, bisa natatawa rin ako sa sarili ko eh. Parang iniisip, bakit ko pag ginagawa itong rides na ito, sobrang layo, tapos iikot ka rin, huwi ka rin naman, tapos wala ka pang talagang destination sa pinupunta mo. Well, talagang ganun talaga eh. Minsan, yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo, yung pa yung mga hindi mo naiintindihan. Kaya, yeah, tuloy-tuloy lang ang rides natin. Saka, at the same time, nag-i-enjoy ka na sa ginagawa mo, nasi-share mo pa sa ibang nanonood sa'yo, yung mga experience, mga moment, mga lugar na pinupuntahan mo, na ipapakita mo sa kanila. Kaya kagaya niya, nandito ay sa Visayas, yung mga gustong makarating sa Visayas, yan, kahit man lang sa video, nakikita niyo yung mga dinadaanan at nagkakaroon kayo ng idea kung anong itsura ng Visayas, kung anong itsura ng Mindanao. So, good luck na rin naman sa akin kasi malayo-layo pa tong biyahe ko. Sana maging maayos at ligtas na makauwi ako sa Laguna. What's this? Fiesta ba?
Albayog City Hall. Ang ganda naman ng simbahan dito, parang luma, oh. It looks like vintage. Vintage church. Oh! Grabe, medyo worse ang kalsada rito. Sayang, oh. Medyo maganda pa naman yung lugar na to. Kaso lang yung mga kalsada niya medyo hindi maganda kasi minsan matatrap ka, no? Na parang bigla ka na lang ngayon, no? Katulad niya, no? Nakikita niya yan. We're here at Santa Barbara. Santa Barbara. Santa Margarita pala. Pasensya na kayo, di ko kagad nabasa. Tuloy-tuloy lang itong rides natin, mga kabeso. Doon sa mga gusto magpa-shoutout, comment down below. Siyempre, huwag nyo na lang kalimutan mag-comment, mag-like, at mag-subscribe na rin kayo. Medyo slow down tayo ng konti dahil parang yung mga nakaraan, medyo napapabilisan lang po natin. So, chill-chill ride lang tayo, hindi naman tayo nagpapadali. Medyo damhin natin yung mga moment na nararanasan natin ngayon. Ito kasi minsan, naman lagi-laging nandito tayo sa lugar na to. So, samantalahin natin habang nandito tayo sa lugar na to. I-cherish natin lahat ng moment, mahirap man o madali, isang umaraw, umulan. Kailangan lagi nating isipin na chance to experience yung mga nangyayari sa atin. Kasi, balang araw kasi pag kayong halimbawang natapos yung ngayong rides, tapos tumagal na mga ilang buwan, naaalala mo yung mga ginawa mo ron, minsan nami-miss mo bumalik dun sa lugar, kahit sabihin mong pahirap puntahan, talagang may time na parang dumarating talaga na parang gusto mo uling balikan yung lugar. Although parang iniisip mo, parang wala ka namang pinuntahan dun sa lugar na yun, basta dinaanan mo lang. Yun nga lang, talagang may ganung feelings talaga eh, bumabalik sa alaala mo yung mga dinaanan mo. Parang feeling mo, meron kang nami, sana huminto muna ako sandali para magkami dun sa lugar na yun, para makapagpahinga man lang. So ayan, tuloy-tuloy lang ang rides natin. Maya-maya siguro ng konti pagkamalayo-layo na tayo, saka tayo medyo maghahanap ng lugar para kahit papano makapagpahinga naman. Tayo ngayon sa Summer Leyte. So, medyo maganda yung panahon ngayon. Sana tuloy-tuloy yung gantong panahon na ayan na maaraw, yung hindi umuulan. Kasi minsan mahirap talaga mag-rides kapag umuulan. Although kaya rin naman natin bumiyahe kahit naulan. Pero syempre, mas the best pa rin kung kaganto yung panahon. Hindi siya kainitan. Ito yung perfect moment eh. Ito yung perfect na na klima para mag-rides. Diba? Parang warm, medyo ano lang siya. Medyo mainit-init lang ng konti. Tsaka tignan nyo, napaka-aliwalas ng langit, di ba? Ayan, dito na tayo ngayon sa Welcome to Gandara, ang mga lugar ng magaganda. Pwede ba tayo rito? Hindi naman, saka hindi, hindi naman tayo maganda, pogi tayo eh. Kaya pwede tayong pumasok dito sa lugar. Huwag kayo maniwala na pogi talaga ako. Baka mamaya maniwala kayo na pogi talaga ako eh. Nasa sa inyo na po yan. We're very welcome here in Summer Leyte. Ayan o, welcome na welcome tayo rito sa magandang lugar na to. So kayo, kailan kayo pupunta rito? Ayan, umpisaan nyo na planuhin yung mga rides nyo. Kung hindi ba tuloy-tuloy yung rides nyo, ba? Kailan pa, di ba? Ako, ito, nakailang balik na ako rito sa lugar na to. Enjoy pa rin, kahit sabihin mong nakailang beses ka nang bumalik. Yung iba nga eh, pabalik-balik sila. Minsan meron akong
narinig sa ano, sa Facebook, yung parang nag-Philippine loop sila 7 times na or 8 times yata. So parang talagang hindi sila nagsasawa na balik-balikan yung lugar, kasi siyempre kahit sabi mo pare-parehas yung lugar, iba-iba naman yung nakakamit mo, mga tao, iba-iba yung mga situation na pinupuntahan mo. Minsan doon mo makikita kung habang ilang beses kang bumabalik ng sunog sa lugar na yun, parang doon mo nakikita yung tunay na ganda niya. Diba, parang nakakabisado mo na yung lugar, nagugustuhan mo na. Tacloban City. Dito tayo. This way to Tacloban. Mayaman tayo sa magagandang tanawin, di ba? Ayan, ito. Kahit yung mga ganyan, mga simpleng tanawin sa maganda pa rin. Kaya ka nag-i-enjoy, dahil pag nakikita mo yung mga magagandang tanawin, siyempre. Kesa naman, iba kasi talaga yung biyahe ng probinsya kesa biyahe ng Manila, di ba? Alam mo naman, alam niya naman yun, di ba? Sa Manila, makikita mo, puro alikabo, usok, gano'n. Matala sa probinsya, makikita niyo mga nature. First time namin pumunta ng Cebu. Alam niyo yung feeling na super excited kasi first time yung makakapag-log ride, lalo ngayon yun lang mararating yung lugar. Parang sobrang parang sobrang saya, sobrang excited, halo-halo yung emotion dun. Kaya iba talaga kapag ka first time talaga, dun mo mararamdaman yung talagang yung parang sobrang saya mo na nagagawa mo mag-rides, tapos hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. Ibang maraming surprise kang ibang maraming kang magiging surprise na hindi inaasahan. Tsaka syempre yung time na yun, talagang pandemic din, talagang sobrang hirap ng biyahe, no? Tapos nakalusog kami, grabe yung achievement, super talaga yung pakiramdam mo, parang doble-doble yung achievement mo nakamit dun sa rides na yun. Kaya exciting talaga mag-ride lalo sa ganung panahon. Talagang di mo alam kung makakalusog ka o hindi. Daming malalalim na lupa. Mas worse pa mamaya rito yung pagpunta ng Tacloban. Mas worse pa yun yung pagmula Katbalogan tapos paakyat. Sana okay na. Kasi grabe talaga yun, talagang aray. Ewan ko ba bakit gantong kalsada sa sama? Anong meron? Wala ba nag-aayos dito? Ay! Hindi ko alam kung nasa ng lubak. Ay, may mga butas na mga hindi mo makikita yan sa gabi. Nakita ko yung mga nagbabike, oh, lakas, oh. Wow! Open na open, oh. Di pwedeng hindi ka mapapatigil sa ganda ng tanawin dito, eh. Thank you.
ang ganda oh. Ayun yung kaninang tulay, parang dinaanan ko yata yung kanina. Ano kayong ginagawa dyan? Parang baywalk siguro ginagawa dyan. Ayun, pwede naman bumaba dun eh. Kaso lang, hindi na tayo bababa dyan. Napakahirap umahon yan. Sobrang lubak. Naku, naunahan na naman tayo ng truck kanina. Tacloban, this way. Baka taas naman ito. Oh. Welcome to San Juanico Bridge! We are here again at San Juanico Bridge! Ayan, pang third time sa natin nakakarating dito. Pero syempre, masaya pa rin. Kahit sabi mo paulit-ulit tayong nakipunta rito, parang feeling mo new achievement pa rin. Saka nakakatanggal ng pagod sa layo ng biyahe. Pagka nakarating ka na rito, parang nababawasan yung pagod mo. Parang nagkakaroon ka rin ng bagong lakas para magbaybay uli ng ano, mag-ride uli ng dire-diretso. Buti nabutan natin yung San Juanico Bridge ng gantong oras. Kasi makikita natin ng umaga, nakita natin yung tanawin. Nga lang, hindi tayo pwedeng pumarada kasi masyadong busy ngayon yung San Juanico Bridge ng gantong oras. Maraming dumadaan. Ayan, no? Unlike nung nakarating ako rito ng 10 oras ng gabi, siguro alas 12 ng gabi, nakaparada pa ako dun sa may gilid. Tapos maraming ilaw, nag-iba-ibay ilaw nung tulay na yun. Maganda rin siya kahit gabi, tsaka tahimik. Medyo kaunti lang yung sasakyan. Itong bridge na to, ito yung naghahati ng Samar Leyte, tsaka ng Tacloban Leyte. Ay, pagdating natin sa may bandang dulo, ayun, Tacloban City na yun. Tuloy-tuloy lang ang pagbabaybay natin dito sa San Juanico Bridge. Woo! Ayos! Malapit-lapit na tayo. Touchdown, Tacloban City! Ayun, no? Ayos! Bali, dire-diretso lang tayo.
papunta na tayo ng Liloan. Medyo hindi tayo masyadong hihinto para makarating tayo ng mas maaga dun. Pati ganti na ito Liloan, mga 200 kilometers pa din. Pati yan, hindi na labos. Baka din hindi, tapos may mga bypass shortcut para di ka na mag-iha. Singahin para kuwan, para Liloan, nagyan. Pagka na nila, mailan may ito bypass pa to, oh. Mapatoo ka masaka. Itgawas ito, Maharlika Highway. Itgawas ito ni Kadoha, palo. Oo, sige. Dito na sige, ka. Salamat. Thank you, thank you. Kaupay nga ito, mga taga-Tacloban City. Para minsan nabubunod talaga ako. Talagang, ewan ko, minsan ganun ako magsalita eh. Parang nahihirapan ako. Parang talagang, inaamin ko na may pagkabunod talaga ako. Well, tuloy-tuloy lang ang biyahe natin papunta ng Liloan. So, ang estimated ng pinagtanungan natin dun is nasa 200 plus kilometers pa ang magmula rito hanggang Liloan. Parang yun ang estimated. Parang yun yung pagkakasabi sa atin nung pinagtanungan natin. Itong pinadaanan natin is bypass road ng Tacloban, yung bayan ng Tacloban, para hindi na tayo dumaan dun. Kasi nung last time nung dumaan ako rito, medyo matraffic talaga dito sa bayan ng Tacloban, ang daming stoplight. So mas maganda dumaan dito kasi pwede na tayong dumiretso ng palo na hindi na tayo natatraffic. Nung last na punta ako kasi rito, hindi ako nakadaan dito. Sa bagay, 10 oras naman ng gabi yun, kaya okay lang. Saka dumaan ako ng cell doon para maglamos, magkape. Kanina, welcome Tacloban. Ngayon naman, you're leaving Tacloban. Sobrang bilis ng oras talaga. Isa, hindi mo talaga mamamalayan. Nandiyan ka lang kanina, ngayon paalis ka na. Or talaga mabilis lang yung pag-edit ko. Kaya kanan tayo dyan. Kasi may nabasa ako kanina na Tuliloan Port. Kanina kasi nakita ko, pero hindi ko nakita kung ilang kilometers pa, pero tingin ko talaga malayo pa. Palagay ko, ang estimated ko, baka abutin talaga tayo ng gabi. Yormo. Okay, ayun, nakalagay doon, Liloan. So, kakaliwa tayo. Approaching Liloan. Kabilang Ormoc pala yun. So, Liloan tayo. This is it. Bali, itong rights natin na ito mga ka-Benzo TV is Philippine Loop. Pero, non-official. Ang ibig sabihin, hindi naman ako nag-register ng, para makapag-Philippine Loop. So, ang inisip ko naman, siguro naman, pwede mo naman libutin yung Pilipinas nang hindi ka muna nagpapa-register dun sa Philippine Loop, nila yung parang page nila, ganun. Kaya ito, subok lang naman siguro sa mga susunod na taon, susunod na mga panahon, baka magpa-register tayo. Kasi sa ngayon kasi kulang tayo sa budget. Yung pagpa-register pa lang, halos makukonsume na natin yun. Pwede na natin gamitin pang gas. Although pwede pa rin naman tayong dumiyahe, hindi nga lang siguro walang sasalubong sa atin doon sa mga pupuntahan natin, unlike nung naka-registered sila, merong nagwe-welcome sa kanila doon sa lugar na pupuntahan nila. But anyway, pwede rin naman tayong bumiyahe kahit not registered. Malitipay natitipag natin ngayon kasi 130, siguro baka hindi pa na tayo nakaka-20 ngayon eh, or wala pa. Ang oras natin ngayon ay 2:30 kilometers, eh, makuha naman natin yan. Kasi kung 50 kilometers per hour, hindi, siguro mga ganun na lang siguro yun. So yan, samahan nyo ako mamaya. Pagpunta natin ang
ano, panalo. Ito yung parang pinaka reward mo sa mga rides na ginagawa mo eh. Diba? Yung nakikita mo yung mga gandang tanawin, habang lumalayo yung biyahe, lalong sumasarap. Diba? Parang feeling mo, palayo ka na ng palayo dun sa lugar nyo. Nag-iiba na yung pakiramdam mo. First time ko rin dito sa lugar na to, kasi hindi pa ako nakakarating ng Liloan, ngayon pa lang. Kasi last time nung pumunta kami ng Cebu, sa Ilocos kami sumakay nun. So ngayon pa lang ako medyo nakakabaybay dito sa lugar na to. Kaya syempre hindi pa ako masyadong pamilya. Pero ano naman natin eh, kumbaga tuloy-tuloy lang ang biyahe, susundan lang natin tong kalsada. Hindi pala first time ako nakapunta rito. Kasi ito palang daanan na to, papunta pala ng Dulag to. Kaya ilang beses na rin pala ako nakadaan dito. So, hindi ko matandaan eh. Pero dadaan pala ako ng Dulag late eh. Papunta pa rin to ng Baybay. So, hindi ako first time tumaan dito. So, ito yung parang pinakabayan ng Dulag. Ayan, may Andox. Diyan kami bumili noon, no? Tapos dito ako nagkape sa 7-Eleven nung madaling araw bago kumuwi ng Manila, no? Ayan, dyan, no? Nung last time na pumunta ako dito. Oo, okay pala. Alam na alam ko pala itong lugar na to. Maupay nga patron. Refill lang tayo. Bye-bye Dulag. Okay, we're leaving Dulag right now. Woo! Ayan, natutuwa kasi ako pag nandito ako sa Dulag. Welcome Barangay Liberty. O comment down below, ano ba Tagalog sa Liberty? Oops, mali ang iniisip mo. Hindi yun. Yun din na nasa isip ko eh. 102 kilometers pa ang Liloan. Malayo-layo pa. Okay lang naman eh. Mas maganda nga kung dumating tayo ron ng gabi para gabi tayo makasakay ng barko. Sana nga lang makasakay din tayo agad. Kalan dito, may butane, may bigas, tapos may mga noodles yan, may Quaker oats, ang dami kong kape. Pero hindi pa ako nagkakape simula nung bumiyahe ako. Oo, ngayon magkakape ko. Kasi okay lang naman kahit hanggang gabi mamaya, sana makatawid ako ng gabi. Katulad pa rin nung dati. So yan o, tapos mamaya kakain akong Quaker. Kasi ano lang to, instant lang naman yan, magpapainit lang ng tubig. Nagkandawala yung ano ko, nalubak ako ng nalubak, nasa kargadero yung kutsara tsaka tinidor ko, nagkandawala, hirap na hirap tuloy akong kumain. Makapagkape muna. Okay, pwede na yan. Medyo wala tayong stock ng tubig ngayon. Maliit nung lagayan ko. Ito yung butane, no? Nakakabit natin. Teka, mali. Yun, naikabit na siya. Isa natin ang bahagya lang yan. Tapos ano ba to? Ayun, may nalay apoy. Ha, nakakulo na. So patay na natin. Ayos. Kapag pakulo tayo ng tubig, init. Yung pangit yung hawakan nung. Okay, isalin. Sa wakas, nakapagkape rin ako.
lagayan naman ako ng kape kayo. Okay lang. Next time gagawa ko rito nung nandito lang sa harapan. Benzo TV, tinatawag nilang Agas-Agas Bridge. Kaso hindi tayo makababa kasi kanina nagka-tempt akong bumaba, biglang lumabas yung nasa checkpoint doon. Siguro talagang sobrang hipit na bawal talagang bumaba dyan. Yung bawal mag-picture-picture talaga dyan sa may lugar na yan. Kaya hindi ko nakilawa. Nakatingin ka agad yung ano eh. Mahirap na, baka mapagalitan tayo. Okay lang naman, at least nakikita natin na yung bridge na to. Itong bridge naman na to is Subang Bridge. Dito wala namang bantay rito kasi palagay ko mas delikado yung Agas-Agas Bridge kaysa dito. Maganda rin dito sa papuntang Diloan, ha? Ang dami mo makikita ang magagandang tanawin, tsaka fresco din. Tingin ko malapit-lapit na rin tayo eh, kasi yung mga nakikita ko, parang may mga nakakasalubong na akong mga sasakyan na galing yung Diloan yun. Ayun, tignan nyo. Diba, maganda rin yung tura ng Diloan. Ay, hindi ko alam kung anong lugar na to, ha, pero ito yung papunta ng Diloan. Ito yung pinadadaanan yung pagpapunta kayo. Ayan, o. Parang kasi yung mga gantong lugar, parang hindi ka magsasawa. Parang fresco kasi, para napansin ko pati wala, parang wala akong nakikita mga jeep na nasasalubong ako dito kanina. Walang masyadong pulos yung pagkagano. Malapit nang gumabi. Surigaw po ako. Nakamot si Gil? Opo. Sige po. Ari, yung pinakamura lang po. May bang ride? May bang ride? Wala po, mag-isa lang po ako. Yung pinaka-ordinary lang pong ticket. Medyo kulang po sa budget eh. Ay ko, dahil langgam. Ah, diretso na ba? Okay. Medyo lang ticket dito mga ka-Benzo TV, 1,000 pesos, tapos may babayaran pa tayo sa PPA saka sa LGU siguro.
Tapos pakakasakay na kagad tayo. Mahal pala ang ticket dito. Pero okay lang, ganun talaga eh. May dana? Pasok na ako. Tapos pipi, pagkatapos pasok kayo doon sa boom, ayun number po na pula, ayun number po kayo. Thank you. Tata, erito by Terminal P. Ay, gandang gabi po. Dahil langgam na ba? Pa? Ilan ka tao? Isa lang po. This is a Islam. Anak na nga, dahil langgam nagbag na. Ito po. Tapos desinod po doon. 65 boss. Thank you. Saan yung diretso nito? Diretso doon, doon, doon. Pwede na, diretso na. Pwede na. Ayos. Ay, ay. Medyo mahal ah. Mahigit 1,000. Pero okay lang. Wala tayong magagawa eh. Laki ng tibag sa atin ngayon. Saka dito. Ah, dito nga. Ito. Motor lang. Kusing, magandang gabi po. Yan na po yung barke. Bilis tayo makakasakay. Okay na pa? Port of Liloan, Southern Leyte. Tama ba? Ayan, antay natin yung parang pinaka nagde-dispatcher nung mga motor. Tignan natin kung pwede na tayo. Papasok agad. Anong oras pa lang? Aga pa. Makakapasok na kagad tayo. Oras ay 6:44. Ilang oras po ang biyahe patawid ng Surigao? Apat. Ha? Apat? Tagal mo na. Ay, hala. Wala naman. So, sana ako nakapul ka. Bilis pa na yun, no? Ikaw. Ah, pag hindi ako nakahabol dito. Bali, kahit mabagal din ako nagbabalik. Pwede. Ayan mga ka-Benzo TV, nakasakay na tayo ngayon. So, ay dada. Nagdaanan. Barko ng 7:25 sabi daw is 4 na oras ang biyahe, kaya siguro pagdating dun sa Surigao, gabi hindi muna tayo bibiyahe ron, magpapahinga muna tayo ron. Pati dito ayan, palis na yung barko, ayun, papunta na tayo ng Surigao. So panibagong lugar na hindi pa natin napupuntahan. Hindi rin natin alam kung ano yung magiging kapalaran natin sa lugar na yun. Pero siyempre, nandito na tayo eh.
good luck na lang. Sana maging ligtas tayo dun sa lugar na yun, kasi hindi rin naman natin alam kung anong kakaharapin natin dun sa lugar. So, maraming salamat sa panonood, mga kapensyo. Abangan nyo na lang susunod na mabanata.